Praise the Lord. Magandang gabi sa lahat po sa ating mga kapatiran, sa ating Panginoon. Na sa oras nito, tayo po ay magpasalamat una sa lahat sa ating Panginoon sa kanya ganang loob na ibigay po sa atin. Na sa oras nito, bago tayo matulog, ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Na ito po yung lingkod, Basta Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Sa oras nito mga batid, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Dalawa po ating ano ngayon. Dalawa po ang ating ginagamit ang YouTube natin sa live streaming din sa ating Facebook account. So dalawang unit natin ngayon nakamonitor mga batid. So sa wala ng Diyos, tayo po ay nakapag-live ngayon sa pangitan po ng Facebook at saka YouTube channel. So, search na po ninyo, Luli Tumaka sa ating YouTube channel. So, yan na po, naka-live na po tayo sa YouTube. O din sa Facebook natin ngayon, live din tayo. So, sa awa ng Diyos, tayo po ay nakagawa ng paraan upang makagawa tayo sa ganitong sistema. Nakapag-live tayo din sa YouTube channel, din sa ating Facebook account. Now, kamusta? Kamusta po kayo sa oras na ito? No, ay kapayapaan po ay sumo sa atin. At habag ng Diyos, sumingitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Now, sorry sa mga kapatid, tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. No, kamusta? Kamusta po kayo sa lahat ng taga-subaybay natin sa ating Facebook account? Di ngayon sa ating YouTube channel, live po tayo ngayon. Sa awa ng Diyos mga kapatid, ay tayo magpatuloy sa ating gawain. Hallelujah sa ating Panginoon. So sunod lang po ha, isaksak lang natin sa kayunit natin. Sunod lang po. Istirahat po kayo, istirahat lang mga kapatid. Silang po tayo, silang po tayo. Sapagkat minuturin natin itong isang tanong natin. Isang unit natin, iminutur natin ang ano ngayon. Ang kita-kita po ninyo ito sa likod natin. So, isang naman po ha. Ito po ay kapasok ang isang mga amin natin. Nakalive tayo ngayon sa kabilang linya. So, kapatid, dyan po, no? Nakaka-ano tayo ngayon? May monitor tayo sa kilid upang makita po natin, no? Ang ating monitor dito sa kaliwa at kanan. Now, sa gabi nito, mga kapatid, tayo po ay magkasalanan ng Diyos, lalo na po sa ating kaligtasan.
Ngayon po natin, mga kapatid, malalaman ang kalagayan sa nila po mga rin. So, kunan natin ng Psalms ang monitor na rin. Mga kapatid, ito po ay ginawa po natin upang na marami tayong matutunan ang salita ng Diyos. Aralan ng Diyos, mga kapatid, na ito po ginagawa natin halos araw-araw upang marami tayong matutunan ay po sa salita ng Diyos. Na binabati naman natin ating mga kapatiran sa ating Panginoon, lahat po ng mga Apostolic Believers of Christ International na sa oras na ito, pag ito ay matulog, ay tayo po ay makikinig po ng salita ng Diyos. Now, this was ang gabi ng mga kapatid, pero kinakailangan gawin natin ito sapagkat hindi po tayo nakapag-live kanina dahil po na mayroon tayong ginagawa. Pero sa oras nito mga kapatid, pag ito matulog, tayo ay mag-aaral sa ng Diyos. So, live po tayo ngayon sa ating YouTube channel, din sa ating Facebook account. So, ito po ating ginagawa sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng pagkataon na sa YouTube channel makapasok po tayo sa ating live streaming. Naisos na po ninyo ang Tumaka channel. So lalabas po yan na ating account dyan at saka marami tayong matutunan dyan na aral po ng Diyos. At dahil ito mga pati ginawa po na ito. So pansin lang ha, bawal po ang background po. Dahil po ang background, hindi po i-allowed po na YouTube. Baka ma-penalty po tayo. Na mga kapatid, ating pag-aralan ngayon ay po na Sweet Abraham Aklat. So bago tayo mag-imbusa, tayo muna manalangin sa ating Panginoon. Panalamin mga Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito. Ito po ay nabigay sa aming pagkataon na yung mga salita aming pangaralan sa bawat isa ngayon na naka-monitor sa aming live streaming sa YouTube channel, din sa Facebook, social media. Panginoon, sana po ay bigyan mo ng pagkataon na yung mga salita, Panginoon, ay mapakinggan ng buong sanlibutan upang rapat dapat niya, Panginoon, sa iyong kulatian. Panginoon, lalo po sa iyong pagkamali sa bawat araw. Ang pinagkamali, Panginoon, sa ipag-isip na naman panalita namin ang gawa, Panginoon, patawad po. Pangarapat dapat kami ngayon sa iyong harapan, lalo po sa iyong mga salita, Panginoon. Ito po yung gabay namin sa buong araw upang may tunay pamuhay, hindi kami maging salungat sa iyong kalooban ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkatunan ito, lalo po sa mga kaibigan, lahat po ng mga kapatid sa panampalataya, Panginoon, sinasama ko po na sa gabi na ito, bigyan ng pagkataon na ang mga salita ay hindi masayang. Ito po yung bigay sa amin ng babala habang hindi kami sa araw na iyong pagparito. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka magpagilanman o pinisus na ito po ligtas. Amen, amen. Mga kapatid, sa ating pag-aaral ng Biblia, sa bawat araw ginawa po natin ito. So, sana sa ating bawat isa ngayon ay meron tayong papel, ballpen dyan upang na itong ating pag-aralan ngayon ay hindi masayang. So, tema natin, kapatid, dito po tayo sa Matthew chapter 19, kapatid, in verse 10. Ito ating pag-aralan ngayon dahil napakalaga mga kapatid na itong ating pangisalibutan kaya na kailangan malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Sa verse 17, sinabi po dito sa Mateo, in chapter 19, verse 17, ay po sa ating mabasa. Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Ang sabi ng Kristo po mga kapatid sa isang binata, bakit mong tinanong kung anong tungkol sa mabuti? May isang
mabuti at apuat ng ibig mo pumasok sa binalanggang, ingatan mo ang utos ng Diyos. Na mga kapatid, utos ng Diyos po ang pinakamahalaga po sa atin ay sa mga bagay na ating nagamit. Marami naman tayong na sabihin natin nakamit na bagay galing sa Panginoon. Pero malaga mga kapatid, itong buhay na walanggang kinakailangan natin mga kapatid na malalaman din ano ba talaga ang nararapat po. Na nagtanong po isang binata sa ating Panginoon po. Yung sinabi, mga kapatid, ng isang binata, "In he said unto him, why callest thou me good?" Sabihin mga kapatid, hallelujah, na nagtanong po tungkol ano ang mabuti. Now, ang sagot ng Panginoon Kristo po mga kapatid, kung nais mo mabuhay, magkaroon ka ng buhay, sundin mo utos ng Diyos, mga kapatid. "But if thou wilt enter into life, keep the commandments." Kung ibig mo magkamit ng buhay, gawin mo ang mga utos ng Diyos. Ng mga kapatid, siguro kung magtanong po tayo sa ating bawat isa na nais ba natin ang kaligtasan, siguro ang sagot, isa lang po. Siguro ang sagot talaga ay nais ng kaligtasan. Subalit mga kapatid, ang kaligtasan natin, hindi po ito makamit kung natin sundin ang utos ng Diyos. Na maraming paraan ang Panginoon, naka-live tayo ngayon sa ating YouTube channel, din sa Facebook account natin. Nais ng Panginoon talaga na ng tao ay maligtas. Ayon po sa nakasulat mga kapatid, dito po sa 1 Timothy in chapter 2 in verse 4. Nabi ng Panginoon, "Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth." Nais ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Yan pong nais ng Panginoon mga kapatid. Subalit sa ating mga isbot araw, minsan po tayo talaga ay nabagabag. Marami tayong mga hinahangad. Kung sabihin natin, mayroon tayong mga iniisip na kahit anuman. Kung mga kapatid ng Panginoon din, ang isip, ang nais ng Panginoon, maligtas po tayo. Na marami ng bagay na minsan po na nakamit natin at minsan nakalimutan po natin kung ano pa ang mas malaga sa mga bagay na ating nakamit. Mga kapatid, ito po ay kinakailangan natin malaman. Maraming bagay hinahangad natin, bigay ng Diyos ang bagay. Subalit natin siguro mga kapatid na nalaman o may nakakaalaman, ito ba na wala hanggang paano natin ito makamit? Paano natin makamit ito na wala hanggang sapagkat natin tema ng tanong binata, mga kapatid, na ano ba ang kanyang gawin? At sinabi sa kanya, "Bakit mo ako tinanong kung ano ang tungkol sa mabuti? May isang mabuti lamang." Ang sabi ng Panginoon, sundin mo. Kung magkaroon ka ng binalanggang, sundin mo ang utos ng Diyos. Nang mga kapatid, sa bawat araw, ito talaga ginawa po natin upang na hindi po talaga mapintasan tayo ng Diablo. Sapagat ang salita ng Diyos, araw-araw po ito, kinakailangan natin pag-aralan. Na maraming panahon na tayo po ay iniisip natin ang mga bagay na ating makamit. At dahil po sa ang Diyos mahabagin, dahil po na ang Diyos na siya po ay mapagbiyaya, pinagbigyan po tayo. Pero sapat na ba yan sa atin yung mga bagay na bigay ng Diyos? Ang tanong mga kapatid, yung mga bagay na bigay sa atin ng Diyos, tama na ba yan? Wala na bang kailangan natin? Masaya na tayo, may pira sa bangko. Masaya tayo, may negosyo, may bahay, may lupa, may
may sasakyan. Paalam ba natin mga kapatid, ang kaluluwa natin sa ambang kahantungan? Yan ang pinakamahalaga sa bawat araw. Ang sabi ng Panginoon sa John, in John, in chapter 6, verse 27, ayon po sa sinabi ng Panginoon, nga doon po sa mga apostol, na huwag pagsikapan ang pagkain masisira. Liver not for the meat, which parasite. Huwag pagsikapan ang pagkain na mapanis. But for that meat which injured unto everlasting life. So magsikapan na natin yung pagkakamit ng buhay na walang hanggang. Hindi yung bagay na masira lamang. Liver not for the meat which parasite. Mapanis, masira, mabulog. Yun po mga kapatid, minsan ang sabihin natin, hinaka ng tao, yung mga pagkain na may katapusan. Tama na po makakain ng agahan, tanghalian, hapunan. Yun na ba talaga ang nais natin? Wala na ba tayong hinangat? Wala ba talaga ang harapat? Wala ba tayong hinangat? Kung ano ba talaga ang nais natin gawin? Mga kapatid, dapat sana ay ating malaman kung ano ba mas malaga. Lahat ng bagay matutunaw ng apoy. Labor not for the meat which thrice, but for the meat which injured unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him that God is the Father shall. Ngayon, pati ibig sabihin na huwag pagsikapan ang pagkain na masisira lamang, kundi yung pagkain tatagal ng buhay na walang hanggang na ibigay sa inyo ng anak. Hallelujah. Which the Son of Man shall give unto you. So yan mga kapatid ang malaga. Hindi po yung pira mo sa bangko, kung sakot-sakot pa yung pira mo. Sabihin mo ay mayaman ka, marami kang negosyo. Pero mga kapatid, ang ating kaluluwa, na sabihin natin sa loob natin, na agawin niya. Totoo nga, masarap ang pagkain natin. Nagluluto tayo ng mga pagkain na minsan po, nasayaan tayo, hindi pa naluto, nasa karahe pa. Tumutulong ang laway natin siguro kasi masarap. Maamoy. Kompleto ng lamas. Pero ang kaluluwa natin, hinagpis po ng san mga kainin ng salita ng Diyos. Sapagkat ang pagkain ng ating kaluluwa, ito po ang salita ng Diyos. Ibigay po sa atin. Ano ba gagawin natin mga kapatid sa ating panahon ngayon? Tama na ba ito? Ating natayuan? Tama na ba itong buhay natin ngayon? Sapat na ba na kung alis tayo sa salimutan na ito, talagang makasama natin ng Panginoon? Hallelujah. Sapagkat ang sinabi mo daglat sa pahayag, in chapter 14, in verse 13, ay po sa mabasa natin, and I heard a voice from heaven saying unto me, write, listen unto thee which die in the Lord from henceforth. Naisulat mo, pinagpala. Ako na matay ngayon ng lingkod sa Panginoon. Totoo pinagpala, sabi ng Espiritu, sapagkat makapahinga na sila sa kanilang pagpapagal. At sasama sa kanila ang kanilang mga gawa. So sana mga kapatid, ganun na ating inakala. Mamatay tayo ng lingkod sa Panginoon. Sapagkat ating dala sa ating kamatayan, yun ang hatol sa atin. Mga kapatid.
Then sinabi, mga kapatid, he is it the spirit that die memories from their labors and their works follow them. Nalagawa ay sasama sa kanila. Now, kung mamatay tayo, mga kapatid, kung anong gawa natin, yun po ang dadalhin natin. Pakinggan si Propeta Ezekiel, si Ezekiel 18, versikulo 23-24. Pakinggan natin. Si Ezekiel po sumulat dito. Ang pag-aasa mga kapatid natin, ano ba talaga ang kasiguruhan? 23-24. Namin ito. Have any pressure on the weak should die, said the Lord God, and not the should return from his way and lay. Nang sabi ng Panginoon, wala akong kasayahan sa kamatayan ng taong masama. Di ba nga siya dapat magbalik sa akin at mabuhay siya? Mga kapatid, dapat magbalik daw mabuhay siya. And not the should return from his ways and lives. So dapat mga kapatid, ito alam naman natin. Hindi masaya ang Panginoon ang makasalanan na mamatay. Bakit masaya? Alam ng Panginoon, pag mamatay ka ang makasalanan, hatol mo yan. Hallelujah. Hatol mo yan. Hindi masarap, pastor ako. Christian ako. Manambalataya ako ngayon. Umasa ka. Dahil Christian ka. Dahil pastor ka. Dahil may panambalataya ka. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kinakailangan na ating pumuhay sa libutan ay karapat-dapat sa Panginoon. Now sa 24, namin, but when the righteous turn it away from the righteousness and commit iniquity in the according to the abomination that the weak man do it, shall he live all his righteousness that he hath done shall not be maintained, and his trespass, and that trespass, and his sin that he hath sinned, in vain shall he die. Ibig mga kapatid, kapag ang tao masama, magpakasama siya galing sa kanyang katuwiran, at gagawa ng kasamaan ng ginawa ng tao, siya mamatay. At hindi na siya alalahanin pa ang kanyang mabuting gawa na siya namuhay po noong una. Kapag tumalikod po ang mga matuwid sa kanilang natuwiran. But when the righteous turn away from his righteousness. So kung ang isang matuwid na tao ay gagawa ng kasamaan, mga kapatid, paggawa ng kasamaan po siya in commit iniquity, mga kapatid, kung maggawa siya ng kasamaan, mga kapatid, anong ibig sabihin? In doubt according to all abomination ng ginawa ng lahat ng tao na kasama. Mga kapatid, that the weak man doubt na ginawa ng mga tao. Nakasamaan na ginawa ng tao, shall he live all his righteousness that he hath done shall not be mentioned,
in his trespass, that the trespass, and is he sin that he doth sin it in them, shall he die. Na mga kapatid, sa ating pangusubot araw, umasa po tayo. Misa umasa po tayo na sa ating pangumahin talaga at matuwid na tayo. Tama na ito, pastor ako, misa, marunong salita ng Diyos. Pero mga kapatid, isang pagkamali lang po natin. Yung mga ginawa ating kabutihan, kalimutan ng Panginoon. Doon tayo tulad sa huli nating hininga. Masyo, dahil talaga ako, talaga na init. Ayun na, nagbalik na. Isyo na, isyo. Isyo talaga mga kapatid, no? So, kinakailangan natin malaman na itong ating pamuhay sa limutan. Kinakailangan natin mga kapatid na ang ating pamuhay ay dapat natin, pasensya lang, hindi natin nabasa po yung ano, naka ano sa atin. Mamaya siguro mas malayo po ang ano natin, cellphone. Pasensya lang talaga, hindi natin mag-greet ngayon, nakasubaybay sa atin streaming. So mamaya po, i-greet natin yan. Kasi hindi natin mabasa po, kasi monitor natin nasa po sa YouTube. Now, sa bawat araw mga kapatid, kailangan natin malalaman sapagat sa mabuti pa yung mga masama na tumalikod sa kasamaan kaysa ang matuwid, tumalikod sa katuwiran. Pretty masama mga kapatid, sinabi ito sa banal na aklat. But if the weak will turn from all his sin that he doth commend and keep all my status in the which the lawful and right, he shall surely live and shall not die. So, pero ang masama daw, tumalikod sa kasamaan at gawa na mabuti na sabi na lahat ng utos ng Diyos, siya yung mabuhay, hindi mamatay. Sa atin dito, all his transgression in the health domain, they shall not be mentioned unto him. It is righteous that he hath done, he shall live. Na yung ibig sabihin, mga kapatid, na yung ginawa niya na lahat ng kasamaan, kalimutan na din ng Panginoon. At sa kabutihan niya, mabubuhay siya. Kaya mga kapatid, kinakailangan natin malalaman po ang ating pag-uusapan natin. Huwag natin hayaan na itong ating pangarap po ng salita ng Diyos ay natin mapakinabangan. Maraming panahon ang Panginoon po nabigay sa atin na pagkataon na sana malalaman po natin ano ba ang narapat po ngayon natin. Ezekiel 18:21 ng 22. Mga kapatid, but if the weak will turn from all sin that he doth commit, gawin niya. No? Kung siya ay masama at balik siya sa kabutihan at tumupad ng kanyang mga right palatuntunan, and give all my status in do that which is lawful and right, he shall surely live. He shall not die. Na talaga ang Biblia po nang sinasabi. Kaya ang pagparito ng Panginoon Kristo po is Matthew in chapter 4, 17, na ang sabi ng Panginoon, repent because the kingdom of heaven is hard. So, magsisi kayo sapagat ang karian ng langit malapit na. So, ito mga kapatid ang ginagawa natin sa bawat araw. Nag-aral tayo ng salita ng Diyos. Ipo tayo naka-live ng ilan panahon. Really, sapagkat busy-busy talaga tayo sa ating pamuhay. Subalit mga kapatid,
Alam ng Diyos na nakapokus tayo sa kanyang salita. Maraming paraan ang Diablo upang iligaw po tayo. Subalit mga kapatid, ang Diablo talaga na kanyang itinapon na po dito sa lupa, walang ibang hangad ng Diablo iligaw ang sanlibutan. Now, na po rito ang sabi natin, Diablo, pumatay, mangnakaw at pamuksa. Yan po si John Timberstein. Na po mga kapatid, alam ng Diyos na ating pag-uusapan sa bawat araw tayo po ay nangailangan talaga ng salita ng Diyos. Subalit sa ating kalagayan, minsan po mga kapatid, ang kalagayan natin, ito po ang udyok sa atin na napapagod na po tayo. Minsan sa pagtanim sa bahay, natin mga pagpanalangin, pasalamat man lang sa Panginoon sa pagising sa umaga, sa ating pagtulog ng gabi, minsan po ang ating mga naisip po, paano tayo bukas makatrabaho, masigit ng katawan, pinipilit, sapagkat maraming pangailangan. Pero mga kapatid, hindi po yun ang pinaka-importante na kahit na kung sabihin natin na naranasan po natin ngayon ang mabigat ng kapigatian, mga pagsubok. Subalit ang Diyos po, patuloy ng gabay po sa atin. Ang Panginoon po, nagpatuloy po sa pagbigay sa atin ng biyaya sa gabi na ito bago tayo matulog. So alam ng Diyos na marami tayong mga hinahangad kung sabihin natin mga bagay na ang nais ang kinin po natin, subalit ang buhay natin parang usok lamang na saglit ang hihita kagad na wala. Ang malaga mga kapatid na ating pamuhay ngayon ay dapat alam po natin na ang binata po nagtanong sa Panginoon ano ang kanyang gawin upang siya maligtas. Magkaroon ng panulanggang. Pero mga kapatid, isa lang ang sagot ng Panginoon. Kung ibig mo buhay ka, magkaroon ng panulanggang, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Sundin natin. Huwag natin salungatin, mga kapatid. Ito pinakasulat sa Matthew 19:17. And he said unto him, why? Because thou art good. Bakit tinanong mo sa akin ano ang mabuti? There is none good but one. May isa. That is good. God. But if thou will enter unto life, keep the commandments. Ito mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon. If thou will enter unto life, keep the commandments. So, ito lang mga kapatid ang pinakamalaga. Isa lang sabi ng Panginoon, may isa lang. Sundin ang utos na. Hindi sinabi isang utos. May isa lang. Ibig sabihin, may isa ang maganda na pinakamalaga ang sundin ang utos ng Diyos. Hindi sinabi isa lang ang utos. May isa na pinakamalaga sundin ang utos ng Diyos. Hindi isa lang ang utos ng Diyos. Kasi iba, sinabi ng iba na lang ang lahat ng utos ng daw na nagkaisa po sa ibigin mo yung kapwa ganyan sa sarili. Hindi sinabi. May isa na malaga. Sundin mo ang mga utos. Ang mga utos. Kasi may nagsasabi na ang sampung utos niya daw ang isa daw. Hindi mangyari po yan na isang utos. Ang sampung utos niya daw ang isa. May isa lang. Sinabi ito, may isa na dapat sundin. Ang utos. Ang mga utos ng Diyos. Hindi sinabi isa lang utos. Kasi may nagtuturo ngayon na yung sampo daw, naging isa na lang. Ibigin yung kapwa, ganyan yung sarili. Ayon po sa Galacia. Pero mga kapatid, hindi naman yun ang ibig sabihin na yung sampo, naging isa. Ang sabi po niyo ito, kung gusto mo buhay, may isa. May isa. Sundin mo ang mga utos ng Diyos. So, yung ibig sabihin mga kapatid, na napakalaga po sa bawat araw tayo po may talaga sa itong paraan. Tayo po ay nangalasita ng Diyos upang patuloy po tayo sa ating gawain. Subalit mga kapatid, minsan po talaga na kalimutan po natin na ating mga katungkulan, sinabi po sa mga ngaral. Sa mga ngaral, sinabi po dito sa mga kapatid, sa 12:13. Ang sabi ni sulat ni Rey Solomon, let us hear the consolation of the whole matter.
fear God and keep His commandments, for He's the whole duty of men. So, ito na ang wakas ng lahat ng bagay. Let us hear the consolation of the whole matter. Ito na ang katapusan ng lahat ng bagay. Ito mga kapatid, ibig sabihin na ito na ngayon. Hindi po bukas pa siguro sa sumunod linggo ngayon ang sinabi ito. Ngayon na ang wakas ng lahat ng bagay. Fear God and keep His commandments, for His is the whole duty of men. Yan ang ibig sabihin. Now, mag-ingat po tayo sa pagkataraw. Maraming paraan ang Diablo upang iligaw tayo sa ating pamumuhay. Subalit ang Panginoon, patuloy din nabigay sa ating pagkataon na sana po ay mapayapa po, mga patid. Sana po mapayapa po ang ating pamumuhay sa pagkataraw sapagkat sa pagkatanay sa Panginoon, tayong lahat talaga magkaisa po ng sa kanyang kulatian. Sapagat ayaw niya may isang mapahamak. Yung po sinabi ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na isang mapahamak, kundi ang lahat sana makakamit na pagsisi at malikod sa masamang pamumuhay. Na may katungkulan po tayo, mga batin. Akala mo siguro, si pastor lang ang nagkatungkulan dyan? Mga batin, hindi po. For his, this is a whole duty of men. So, kinakailangan natin ito malalaman. Hindi ako lang, mga kapatid, dito nakaupo ngayon, na ako lang talaga ang pinagkalooban ng pinatrabaho o duty. Hindi po. Tayong lahat talaga ang sinabi dito mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang ako ang nakatingin ngayon, buong sanlibutan. Dapat alam po natin, sinabi ito, whole, tibuok. No? For this is the whole duty of man. Ito ang kabuuhan kung buong kautusan para sa tao. Nang mga kapatid, tandaan po natin na minsan po na kalimutan na po natin ating katungkulan na yung pala kahit hindi si pastor lang, hindi na yun nakatingin ng live streaming ngayon lang, ang sinabi ito, buong whole man. No? So, ibig sabihin mga kapatid, lahat tibuok whole duty of men. Sito mga kapatid, sana alam po natin ito. Akala mo siguro dahil ikaw hindi pastor, hindi ka Christian, naman pala tayo na ito kasali nito. Lahat ang sinabi nito. Fear God. Ang sinabi mo lang. Fear God and keep His commandments. Matakot ka sa Diyos at sundin niyo ang kanyang mga utos. No, sana mga kapatid, ito ay ginagawa talaga natin. Sana po sa bawat araw, alam po natin ang narapat nating gawin, kung tama na ba ito. Hindi pa ba tayo karapat-dapat sa ating Panginoon, yung bundaylan, ang ngayon ng Panginoon, hindi pa siya pumabalik. Sapagkat nais talaga lang ng tao maligtas. Mga kapatid. Isaiah Peter in chapter 3, in verse 9. So, please listen unto me. This is 2 Peter in chapter 3 in verse 9. This is the word of God. The Lord is not slack concerning His promise. Na ang Panginoon daw hindi nagpabaya ng kanyang pangako. As some men count slackness, na yung akala ng iba. Hindi ang Panginoon pabayaan ang pangako niya na akala ng iba.
mga kapatid. But is a long suffering to us. World is the word not willing that any should perish. It's the purest. But the world should come to repentance. Yan ang nais ng Panginoon. Pero mga kapatid ng templo sa ganito, nakadayal pa po yung pagbabalik, nag-abuso na po tayo. Tinatagalan ng Panginoon, akala siguro natin, matagal pa ang Panginoon. Pero kapatid, ikaw lang hinihintay. Tayo lang hinihintay ng Panginoon na makangarapat dapat tayo. Na marami pa mga hinirang ng Diyos ngayon na hindi pa po siya nakaalam ng kanilang pagkahinirang. Ngayon, mga kapatid, sa gabi na ito, sana po maintindihan po natin, sana manawa po natin, ano ba talaga ang narapat po. Tandaan po natin, hallelujah, ayaw ng Panginoon na may isang mapama. May nakamonitor sa atin. Change natin ang account natin para matamsakan natin ito. Sige lang po. Tamsakan natin ito. May ganyan ka nakamonitor sa ating ano. Ayun. So ito mo ba din ang ibig sabihin naman ng anak? Shout out po kay Mary J. Kay Pigis. No? Mary J. Pigis. Shout out po yan. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating live streaming. No? Naka-live tayo sa YouTube. So, shout out po kay Mary J. No? Kay Pigis. Mary J. Pigis. Shout out po. Salamat po sa inyong pag-subaybay sa ating live streaming dito po sa ating YouTube channel. So, ano natin ito, mga kapatid. Dikit lang po tayo. No? Hindi po tayo maka-play ngayon sabagkat, mga kapatid, ano po ating ginagawa ngayon? Serve tayo sa Lord Diyos. No, tamsak, dikit lang po. No? Ano natin ito. So, na moderate naman siguro ito. Mga kapatid. Okay. Na moderate na ito kanina. So, ipin na natin ito si Sister Mary J. Pigis. Ipin natin ito. Mali. Salamat po sa oras na inyong pag-hilaya. Pasok po sa ating YouTube channel, no? Shout out po kay Mary J, no? Mary J Pigis. God bless po sa inyo din. God bless po din sa inyo. Salamat sa inyong panahon. May kapayapaan po ay suma sa inyo. So, salamat po sa suporta, no? So, gandang gabi po. Gandang gabi din sa Mary J. God bless po. God bless you din. Super lang po. Supporter lang po. Hindi po ako vloggers. Okay. Okay lang po, Sister Mary J. Sa awa ng Diyos, salamat po sa iyong panahon. So, thumbs up and dikit lang po tayo ngayon. No? So, sa ating panahon. Salamat po sa iyong kapayapaan po, Sister Mary J. Napunta po tayo mga kapatid sa ating panahon ngayon. Hindi po ang Panginoon sa ayon na mapahamak po tayo ay po sa pananalangin. Ang nais ng Panginoon na tayo po mag-iisa po, no, ng kanyang biyaya. Supporter lang po ako. Ako, hindi po ako vloggers. Prayer lang po. Salamat. Thank you din. So, idalangin kita mamaya sa ating pagtapos po sa ating duwain nito. Napatuloy tayo sa ating pag-aralan. So,
Naka-pain ka ngayon, Sister Mary J. Please, no? Naka-pain ka ngayon. So, sige lang po. Kasi sa first listener po ngayon, nakapasok po sa ating YouTube channel. So, ito po ating visitor ngayon, no? Dito po sa ating YouTube channel, sa ating live streaming, Sister Mary J. Pingis, no? Salamat sa oras. Now, sa ating pinag-aralan, ayon po sa Banaklat, na ang Panginoon, hindi po siya nagpabaya ng kanyang pangako na ayon sa akala ng iba. Mga patid. So, atin yung binabasa, ito po sa 2 Peter in chapter 3 in verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is the long suffering to us, sword, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ito po ang nais ng Panginoon, na magkaroon tayo ng pagsisi. Walang mapahamak ang nais ng Panginoon. Subalit sa ating buhay ngayon, hindi natin alam sa kay Pastor Jerry Kim, no? May nga video pa doon, musta? So, kapayapaan po, ayos mo sa inyo, diyan po sa Manipanay, o Mahayag, Davao Oriental. Magandang gabi po sa lahat. Ay, Sir Ludi, ni Mary Kim Kim, mong sambay pa doon, magandang gabi po dyan sa lahat. Ito po yung ginagawa natin ay po sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo na pabaya sapagkat ito ay ating katungkulan, ito po ating trabaho po sapagkat ang trabaho natin talaga magpahayag po ng salita ng Diyos. Ito sa 1 Corinthians, in 1 Corinthians chapter 9 verse 16 ay po sa basa natin, ito ginawa natin dahil po ito katungkulan natin. For truth is preached a gospel. In the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me. Ye who enter me, if I preach not the gospel. So, sabi ng Sir Pablo, na kung pinapangaral ko magandang balita, hindi po itong hulugan, nagmamalaki ako sa aking sarili. I have a reward, but it against my will. So, sa pagkito'y aking katungkulan, ito po ang sinabi sa problem. Ito po ay aking katungkulan. Hindi po nangamalita tayo upang manira tayo sa ating kapwa. Ito po ay ginawa natin upang ang ating katungkulan na isagawa natin sa harapan na ating Panginoon. Sumpain ako pag hindi ko ipangaral ang magandang balita. Magandang balita. Woe is unto me if I preach not the gospel. Sumpain ako pag hindi ko ipangaral ang magandang balita. Na isang mahalagang bagay, mga kapatid ngayon, ang sabi ng Panginoon, may isang bagay, mga batin. But if thou wilt enter into the light, keep the commandments of God. Kung nais mo pumasok sa buhay ng langgang, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Yan ang malaga ngayon sa ating bautismo. Kaya mga kapatid, napakalaga ang panahon natin sa ating buhay. Kinakailangan natin mga batid na itong ating ginagawa ay mapakinabangan natin. Huwag natin hayaan na itong mga salita ng Diyos na inapakinggan na mabaliwala po ito. Sapagkat ang pinaka sabihin natin matinding kasalanan ng tao, itong napastangan ng Espiritu Santo. In the book of Matthew, in chapter 12 verse 31 to 32, ng pinaka tinatawag eternal sin, itong walang kapatawaran ng kasalanan, itong lapastangan ng Espiritu Santo. Huwag natin hayaan mga kapatid
na salita ng Diyos ay napakinggan ngayon ay lalo yung pakinabangan. Sapagkat ang Panginoon talaga patuloy naggabay po sa atin. Kahit sa gabi na ito mga kapatid is 10:35 in the evening. So patuloy tayo na gumaganap dito upang na hindi masayang po ang panahon ng buhay natin sa salimutan na ito. Malaga talaga na ang salita ng Diyos mapakinggan po natin. Sapagkat ang pagkain nating kaluluwa ang kanyang salita. Yan ang kapatid, alam po natin yan. Na sinabi po na banal na aklat, ito po sa John 4 in verse 34 na si Apostol Pedro po, mga kapatid, na sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, kumain na po kayo. Transport na po yung 34, and Jesus sit and entertain, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. May pagkain daw siya na hindi na alam. No. Ang pagkain niya naman, ang pagsunod ng kalooban na nagpadala sa kanya. Susunin mga kapatid ang sabi ng Panginoon, ang pagsunod, ang pagkain. Na marami tayong mga panahon na ibigay ng Panginoon araw sa ating pamumuhay sa buong araw. Marami tayong nalaman sa Tanang Diyos. Pero na kailangan mga kapatid na isagawa po natin ito. So, pwede mo isagawa sa Tanang Diyos para usap po mga kapatid. Ang pinakamabigat ng kasalanan na walang kapatawaran magmula ngayon hanggang sa pangalawang buhay. Mga kapatid, ito po ang sinabi po na pinagusta po sa dulce. Sa Mateo 12:32 ganito sa 31:32 ayaw nga patin. Therefore, I see unto you all manners of sin. So, mapasaylo, mapatawad, ang tanang kasalanan, lahat ng kasalanan ay mapatawad. And blasphemy shall be forgiven. Kung anong ginawa ng tao daw na kasalanan, mapatawad. Anyway, mapatawad ang anuman ang nagawa ng tao na kasalanan. Pero hindi mapatawad ang sinabi ng mga kapatid, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto me. No. Hindi mapatawad sa kanya. Diyan sa 32 in Matthew chapter 32, in whose ear speak it a words again the Son of Man, and shall be forgiven him. Kung sino napastangan na lang ang tao, siya mapatawad. Siya nagtakos sa cross, mapatawad ang sabi ng Panginoon. But sinabi, hallelujah, it shall be forgiven. But so whoever speak against the Holy Ghost it shall not be forgiven him. So parang pastangan na Espiritu Santo hindi siya mapatawad. Mga batin. Neither in this world neither in world to come. Kaya sa libutan na ito hanggang sa pangalawang buhay walang kapatawaran. Shout out ko, hallelujah, ay pangalan ito. Alam. Dito kay, hello, Sissy Love. Hello, Sissy Love. Tamsak host. Thank you so much. Guys. Hello, Sissy Love. Paalam ba ito? Ito ba ang main name or main o nickname lang ito ay Sister Norms, no? Magula yun. So maraming salamat ma'am sa yung pagsubaybay sa ating live streaming dito po sa ating YouTube channel. Salamat ma'am sa mga kaibigan natin dyan, no? So ano lang natin ito ma'am,
tamsak at dikit lang po tayo kasi hindi po tayo hindi po natin tapisan itong mga ano natin gawain dito sa YouTube channel natin. So hindi natin practice muna tayo no sa paggamit ng ating YouTube channel. Paano natin ito paikutin no? Paano paikutin natin ito? Hello CC Love no? Shout out ko dyan kay CC. Hello CC Love, ito ba ang pangalan? So, pasisya yung ano din to. Ano din to? Ano ba din? At madirito natin. No? So, naka-add na po siya. Ano din? Okay, naka-moderate na po. Nakamoderate na po si Hello CC Love. Sana all. Sana all daw. Sana all. Para ito sa lahat talaga. For all. Itong salita ng Diyos. Para ito sa lahat. So, salamat po sa inyong oras sa gabi na ito. Ito pa ginawa natin. Pasensya lang po talaga. Kasi hindi pa natin itong YouTube channel natin. Nakapag-live tayo ngayon natin. Tabisan na po ito. Paano natin ito, mga kapatid? Hallelujah. Paano natin ito i-promote no, sa ating mga taga-subaybay ngayon. So, pasensya lang na hindi tayo maka-ano dito. Kasi bago pa tayo nag-ano itong YouTube channel natin. So, naka-moderator na po. Naka-moderate na po itong mga nakapasok ngayon sa atin. Oh. Okay na po. So, ipin na lang natin ito no, mamaya. So, ipin na natin ito. So, digit o tamsak lang po sa ating mga taga-subaybay sa ating sa live streaming natin dito po sa YouTube account. So, pasensya lang. It's the first for the first time na naka live tayo ngayon sa YouTube channel. So, gamitan po ng ating gadget ngayon dito po sa ating church. So, salamat sa Panginoon. Ito po, hindi po talaga ating itong kalooban. Kalooban po na ng Diyos. Sana, mamatili po tayo sa ating pagkabit ng kaligtasan at nais ng Panginoon, payapa tayo at magkaroon tayo ng pag-asa sa pagparito ng Panginoon. Na talagang napakalaga na salita ng Diyos sa ating bawat isa. Ito po ay naisang po yun talaga tayo na makamit na pag-isi. At sa ating masang pamuhay, tanda po natin, natin man natin, may isang mabuti, sabi ng Panginoon, but if thou wilt enter into life, keep the commandments of God. Kung gusto mo mang mabuhay, kamit ang binawa lang kang, sa inyong message ng Diyos. Salita ng Diyos lang po mga kapatid, hindi po rin yun. Hindi po karunungan natin, hindi lang pastor tayo, kasi nang palataya po tayo, talagang sigurado na talaga tayo no? Sa ating kaligtasan. Hindi po ba siya ng pastor tayo kasi mapalataya ang pagsunod ng salita ng Diyos ang pinakamalaga. So, pagkat ang sinabi ni Apostle Pablo in 1 Corinthians chapter 15 in verse 1 up to 2, ito po ang sinabi ng Apostle Pablo. Pakinggan natin mga kapatid. In chapter 15 verse 1 up to 2, ay po sinabi ng Apostle Pablo, for either the rain, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, na sa inyong pinatilihan. Natas ko sa inyo, mga kapatid, na ebanghelyo, na yung pinangaral namin sa inyo, na yung tinatanggap, at inyong pinatilihan. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and therein ye stand. There is a verse though, by which also ye are saved. Subalit nito, ligtas kayo. Ito po yung sinabi ni Apostle Pablo. So ano ito sa atin? Ni religion, ni karunungan ko, hindi adal ako pastor, kasi napalataya po ako. Ano ito sa atin ang aral ng mga apostol?
Ano sinabi sa verse do? By which also ye are sealed. Sumitan dito, lintas kayo. It keep in memory that I preach unto you unless ye have believed in vain. So, ang sabi, mga kapatid, maliban kung ang ating panampalataya ay walang kabuluhan. Mga kapatid, ito po ang pinakamalaga. Hindi po reliyon, hindi po karunungan ko, kung karunungan mo, sa libutan, dahil pastor isang panampalataya ka, ligtas ka. Sunod mo lang aral ng Diyos. Pag sinunod mo aral ng Diyos, 100% ang kaligtasan na kanan na po yan, mga kapatid. Nakanan na po yung kaligtasan. No? Hindi po mga kapatid magbabago ang direksyon ng Biblia. Dahil sa Panginoon, natang tayo maligtas. Ayon po sa sikan, Elia, Peter, in chapter 3 verse 9, na nais ang Panginoon lang na makapagsisi. Talikod sa masamang pamuhay. Yan ang pinakamalaga, mga kapatid, sa ating bawat isa. Sana po naintindihan ang nawa po natin, paano tayo mamuhay na mapayapa, paano mamuhay tayo na may kasiguruhan na ating buhay. Na ito, bawat araw, ginawa po natin ito, gabi ng Panginoon, para matatag at ipanampalataya. So, huwag mo na lang sisihin ang sarili mo na nakarinig ka ng katotohanan. Yan sinasamahan natin, minsan po may kaibahan ng pagtuturo. So, yan lang po natin yan. Pareha lang tayo. Pareho lang tayo, nabigo din tayo sa ating pamuhay na minsan po, bago natuklasan natin ang katotohanan, nag-agaw hiningaan din ng tao. May mga tao kasi na bago nila malalaman ang kanilang pamuhay po na may pagkaiba po sa harapan ng Diyos, kung sila po nag-agaw hiningaan na po. Yun na po ang sabihin na magsisina sila, pero ano, huli na ang lahat. Matihayaan na darating ang panahon, mga kapatid, na ang pagsisi natin hinapanginabangan ng Panginoon. Kasi may nagsisi sa higaan na tawag ka ng pastor, tawagin mo si pater, tawagin mo si pastor. So, hindi ako makatayo dito. Ito na ta siguro ang katapusan ko. Minsan ganun ang kalagayan ng tao. Pag nakahiga na po sila makakaalala ng Panginoon, ano ang kabutihan ng gawa ng Panginoon. So balik mga kapatid, hanap mo natin na sa bawat araw ang Diyos po patuloy ang kanyang biyaya sa atin. Tandaan po natin mga pati, darating ng panahon na mga tao na po ang hanap ng salita ng Diyos. Noong nga mga pati, biyaya pa ito ng Diyos ngayon. Hindi ikaw ang naghahanap. Ang Diyos ang naghahanap sa atin. Pero darating ang panahon, ikaw na maghanap. At ang pinakamasaklat na wala ka ng masumpungan. Ito po siya sinasabi po sa Amos. In chapter 8 verse 11, behold, that this come, seek the Lord, that I will sing the famine in the land. May not be nine of bread, nor others for water, but of hearing the words of God. So hindi po ito gutmanan na tinapay kuhawan ng tubig. Hindi ko gutmanan kuhawan sa pagkinig ng salita ng Diyos. Na mga mga kapatid ang pinaghanap ng tao. Ang tao iwas na iwas, tago ng tago, dahil sa mga pagkakamali, dahil po sa mga sabi natin kasuailan, tago, tulad ni Adan si Eva. Ang Panginoon din hanap ng hanap. Sabi ng Panginoon kay Adan, Adan, Eva, nasaan ba kayo? Nagtago. Nagtago si Adan si Eva. Dahil po sa kasalanan. Yung pong dahilan ng mga kapatid, na kahit gano'ng kalapit ang simbahan, minsan ng isang kilometro, umabot ng isang daan kilometro ang simbahan. Maraming katuwiran. Pastor,
maraming labahan, magmula ng Lunes hanggang ng Sabado, punong-puno na po ang aming labahan. Yun po ang gawa ng Diablo na upang ang salita ng Diyos hindi natin mapakinggan. Tanda po natin na sinabi po dito sa verse 12, Hallelujah. And I shall wander from sea to sea, sa dagat at sa dagat, and from the north even to the east. They shall run and to run from to see the word of God, and shall not find it. Maghanap man sila ng maghanap, wala. Walang matagpuan tayo. Dahil ganyan walang matagpuan tayo, mga kapatid, yan na po ang mangyari ng mga panahon na yon sa verse 13. In that day shall the pure virgin and young men wait for theirs. Manglupay-pay ang mga binata, dalaga, sa tindi ng uhaw at gutom sa panahon na yun. Eh, mga kapatid, natin ang pusuhin ito. Huwag abusuhin ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang naghanap ngayon, pero darating ng panahon, ikaw na ang maghanap ng Diyos. Sapagat ang salita ay Diyos, at ang Diyos ay salita. In John chapter 1, in verse 1, up to 2. Ibig sabihin mga kapatid, hanapin mo ang Diyos sa araw ng kagipitan, kagutmanan, kauhawan, subalit wala ka nang masusumpungan. Yan, tapos na ang biyaya ng Diyos mga araw na yan. Ipadala sa lupa ang kagutmanan. Hallelujah. Yan, mga kapatid natin, pursuhin po. Tama na po ang ating kasuwilan. Tama na po ang ating mga pamumuhay po na kasamaan. Hindi po sa kaya ng Panginoon na ganyan na po ang pumuhay natin. In Romans chapter 2, verse 4 up to 5. Hallelujah. Or, despise the riches of the goodness and for bearance of the suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. So, hinamak mo ba ang kayamanan ng Panginoon Diyos? Kabutihan, pagtitiis, Panginoon, hindi mo nang laman ang kabutihan ng Diyos ay umakay sa iyo ng pagsisisi. Not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Ito pala ang naisang Panginoon. Ang sayo, sapagay, hinamak mo ba ang kayamanan ng Diyos, kabutihan, pagtitiis, Panginoon? Hindi mo nalaman na ang kabutihan ng Diyos umaakay sa inyo ng pagsisi? Ngayon, mga kapatid, kumusta man sa buhay natin? Tama na ba ito ating pumuhay? Wala na bang pagkukulang natin? Hindi ba natin hinahamak ang kabutihan ng Diyos? Kahit na kumiligyan tayo hininga, mga bagay na ating hinangan, pero ngayon buhay natin, walang pagbabago. Sa verse 5, ano sinabi? But after the hardness and infinity hard treasure up unto thyself, wrath against the day of wrath, and the revelation of the righteous judgment of God. Now, sinabi na ni Apostle Pablo na natapos sa katigasan ng mga puso, hindi pagsisi, naiipong ka sa iyong sarili ng puot sa karawan, ang kapuotan at pagpahayag ng tapat na paghukom ng Diyos. Naiipong ka pala ng puot? 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 Excuse me. Puot? Naiipong ka pala ng puot kung hindi mo pagbigyan
kapatid. Ang sinabi nito ng banal na aklat, sa inyong katigasan, yung puso, nag-iipon ka ng puot. Hallelujah. Huwag sana mga kapatid nating maranasan ito pong puot. Sana maranasan natin ito pong buhay na malanggang. Kaya nagtanong, antima natin, in Mateo 18, but if thou wilt enter into life, keep the commandments of God. Kung gusto mo na mabuhi, sundin mo ang salita ng Diyos. Yun lang po mga kapatid na pinakamalaga sa atin. Sana mo naman po natin ating pangaralan ano po sa ating mga nakasunod sa ating live ngayon sa ating sa YouTube channel. Hallelujah. So, sana po ay magkaroon tayo ng kapayapaan no? Sa ating bawat isa. Sana po ay pagkaluban din ng Panginoon na ating hiling bawat isa ay tayo po makasagawa po ng kaluban ng Diyos. Sana po may sagawa natin ng kaluban ng Diyos. So, pangapin po si Hilo, easy love. No? Si Hilo, easy love. Sana all. Para to sa lahat. Para sa lahat po ito. Magsisi po tayo. Tumalikod na tayo sa masama pamuhay. So, pagkatayon ng Panginoon talaga may pahabak. So, nais ng Panginoon talaga lahat ng tayo makakapit. Magsisi. Talikod po. So, masama pamuhay. Nag-ipon ng puot. Ang puot, mga kapatid, hindi basta-basta itong puot. Kung puot, ito pa yung usapan natin. Sa Revelation 6, in chapter 6, in verse 12 to 17, grabe ang puot. Ang mga tao, hindi na tinapay ang hanapin. No? Hindi tinapay na tubig ang hanapin. Kamatayan ang hanapin ng tao. Ang sabi ng mga dato, kung mga mayaman, kung mahirap, mga alipin, kung hindi, kung malaya man, sabihin na sa bato, tumbagan niyo kami. Taburan mo kami sa mukha ng kordero sapagkat dumating na ang kanyang puot. Unang puot pa lang yan sa Revelation in chapter 6 in verse 12 to 17. Sa last po na puot ng wrath in the Lord Jesus Christ, yun po ang Revelation 16:21. Kapag yan na po yung sagawa ng Panginoon ng huling puot, grabe. Unang puot, itong kabahong ang mga tao na sila po talaga ay sabihin natin na makakaroon sila ng sakit na walang kagalingan. Ito po ang bukol sa ulo, bukol sa katawan. Yan po mga kapatid ang maranasan sa Revelation chapter 16 verse 1 to 21. Na mga kapatid, sa utaraw na isang Panginoon, paan po sa atin, huwag po tayong mapahamak. Sapagkat ang Diyos na ating paningkuran, buhay na Diyos, mapagmahal na Diyos, puso na awa, banayad po siya sa pagkagalit, ay po sa Jewel in chapter 4, in verse 2. Magin ang Diyos, puso na awa, banayad po siya sa pagkagalit. So, kaya mga batid, huwag abusuhin ang bayan ng Diyos. Kailangan palagaan ang salita, sundin ang utos, sapagkat ang utos niyan ng ating Panginoon ang nagbigay po sa atin ng pag-asa. Ang mga kapatid, sana po ay manawaan po natin ang salita ng Diyos na ating pinapangaral. Sakto po is 11 o'clock in the evening. 11 o'clock in the evening sa Pilipinas, 18 o'clock in the evening. Salamat po sa inyong panahon na may kapayapaan po isa sa atin. So, tamsakta. Hallelujah. Customary joy, peace, and hey, hello, easy love. So, salamat po sa dalawa po na naka-swipe sa din streaming. So, shout out po. Shout out po kay Customary Joy and Sister Hello, easy love. No? So, sana po ang kapayapaan mo sa atin na may bigyan din ng Panginoon pagkataon na bukas sana ay may isagawa natin ang narapat po sa ating buhay. Tanda po natin pagsisi ng kasamang bautismo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus po upang na magkaroon tayo ng kapayapaan ng
kaligtasan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, salamat po sa inyong oras. Ito lang po ako. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka. Abos nuling Libos of Christ International. Sa gabi na ito, manalangin po tayo. Hallelujah. Ano man ang kahilingan natin sa Panginoon? Alam ng Diyos, ang sinabi ng daklat is Mateo chapter 6 verse 8 na hindi pa tayo humihiling, alam na ng Diyos ang ating hilingin. Subalit, kailangan natin ipaabot sa Panginoon para ang Diyos po magbigay po sa atin ng katuparan na ating mga kahilingan. Is Mateo chapter 7 verse 7 up to 8. Kumatok kayo, ipubuksan, humarap kayo makatagpo, humingi kayo pagbibigyan. So yun po ang salita ng Diyos na ating mabasa po sa Mateo City ng Tosotso. At namalangin tayo. Uba na namin ang Panginoon, maraming salamat po sa masalita sa gabi ito, Panginoon. Kami po ay pinabigyan mo ng oras na ito, Panginoon, yung masalita ay maipangaral namin sa buong salimutan, sa buong streaming, sa YouTube channel, and sa Facebook account. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming napakinggan, lalo po na katingin ng streaming. Lahat ng mga nais ng kaligtasan, sinasama ko, Panginoon, Sister Mary Joy, ingit, and hallelujah. Isa si Hilo Izela, no, Panginoon, sana po ay bigyan pagkataon na iyong mga salita, Panginoon, ay hindi po sayang. Sana, Panginoon, pagkaroon ng bawat isa, ano man ang kahilingan, lalo sa kaligtasan, Panginoon. Ito po yung nais namin, Panginoon, kasama ko sa buong sambahayan. Ang mga Panginoon, ang kahilingan po ng bawat isa ngayon, ako po isang makasama. Sana, Panginoon, sa katuparan po, Panginoon, ano ba mga karamdaman sa aming katawan, mula sa aming ulo, hanggang sa aming pa. Asin sangit, Panginoon, kanser sa utak, sa buto, lungs, sa ano ba para, part sa katawan, Panginoon. Ano man ang mga karamdaman namin mula sa aming paa hanggang sa aming ulo, Panginoon, ikaw nakakaalam sa pitong ulo namin katawan. Alam mo, Panginoon, ang mga diferensya, ano man ang mga karamdaman namin sa aming katawan. Alam mo, Diyos, sa pitong ulo, Diyos, hallelujah, ang kagalingan na aming makaramdaman. Ako po sumasamo sa iba ng pangalap ni Jesus Cristo na nasa itnon. Panginoon, sana po ipagkalog mo sa bawat isa ang kahilingan, kagalingan sa mga sakit, anong klaseng sakit. Lahat ng ating sila streaming, Panginoon, mag-share ito ng like and subscribe sa YouTube channel, sa Facebook. Panginoon, mag-share ito, Panginoon, pag-upala po siya sa mo ko. Hindi po siya ang lingkod sa buong sambayang ko po, Panginoon, sa lahat ng nais ng kaligtasan. Sana po pagkalog, Panginoon, sa ating mga salita at ang harap po namin sa gabi nito. Lalo, Panginoon, sa aking kasama sa ministry ito, Pastor Jericho Mausay, nakatutok ngayon sa Facebook live streaming, Panginoon, sa kanila sa kanilang kapayapaan, biyaya pag mo, Diyos, lahat na nakatingin sa YouTube channel, Panginoon, pagpalain po itong dalawang kaluluwa nakatingin sa admin streaming sweet ito na YouTube sa Facebook, Panginoon, lahat ang nais, Panginoon, ng kaligtasan sa iyong pag-ibig, sa biyaya siyang habag o Diyos, nag-iisa kami siyang kualatian. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka. Magpakailanman. Glory to Jesus. Lalo sa pagtulog, Panginoon. Hallelujah. Kaguluhan sa Ukraine. Kaguluhan sa Russia. Kaguluhan sa daigdig ngayon, Panginoon. Mga trahedya, mga pangyayari, inaasahan, Panginoon. Ikaw lang pong bahala sa aming buhay. Ipagkatiwala po namin ang may bawat isa. Sister Marie Joy. Hallelujah, Sister Hilo Easy Love. Lahat. Hallelujah, kay Sister Norms. Panginoon, sinasama ko po. Sana po. Hallelujah, Spirit nito sa YouTube channel. Salamat sa tumutulong. Salamat sa iyong tulong, Panginoon. Nakapag-live na iyong lingkod at ito gamitin namin, Panginoon, sa iyong, hallelujah, pagkapurihan at sa iyong gawa, Panginoon, ay parangalan ka namin sa buwat araw. Maraming salamat, Panginoon, kasama pong kapatawaran na yung pagkakamali. Nakamaling, Panginoon, sa pag-isip na rin naman panalita, ano man aming nagawa, patawad po, Panginoon, ipayapaapay sa amin, buong sambahayan ko po, sa buong Pilipinas, lahat.
Hallelujah, ng mga nais ng kaligtasan. Sana, Panginoon, ipagpaloob mo sa amin ang aming mga hinangad sa bawat araw. Bagay, pinansyal, patrabaho, lakas ng katawan, anuman ang nais ng bawat isa. Sana, Panginoon, ipagpaloob mo ngayon. Ayaw po sa iyong pag-ibig, biyaya at habag. Hindi mapako at hindi mabigo ang aming mga kahilingan sa gabi nito. Maraming salamat, O Panginoon, na nagtapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating nakakabayag po sa ating job channel. Salamat sa inyong oras, panahon, na tayo po nakahigawa ng itong paraan upang na kaburihan po ay sa ating Panginoon. Ito Belling God, Basilica Maka, Apostolic, Libre of Christ, International, kung isa'y surat isa, the Greece, our Jesus Christ, the individuals. Amen. Amen. Professor, sa eh ko ano nga so ako mga well ay pastor ni ano yan salamat doctor thank you for watching ay nabi kay brother ng libir anday ulin salamat brother ng libir no ang ganda mga panlain ng mga sa giko ko kami naguya ay pastor ni ano yan salamat pastor hindi mo mag-ubas sa ako mga minister niya aliluya ano nga di pastor nga di ko ay Pastor Glenn Kusuris thank you for watching Pastor salamat ang inyong mga uban sa inyong ministry at mga apostolic ministries for Christ no, ang inyong mga panalangin na inyo ay Brother Boom pakikya po so salamat Brother Boom ang Diyos mga panalangin usab sa inyong tibong pamilya iya sa manambulan Davao City napay isa kinainong tiyong mas doon ah hindi na ang tiyong sa ano siguro mga ito ni magandaigan niya pasensya lang mga ito ni mga pangal niya kinaan tiyong na ito ah siguro ato ni Buliman mas doon sunod Pastorik Jerusalis mas doon kumusta mas doon hello mas doon ay nag-duwit ang mag-gitar para Pastor Rike, salamat kayo sa inyong tayo, Pastor. Ang ginong magpapanalangin sa inyong pagmanihan niya. Kumusta man. Kumusta po lang sigurin. Kumusta lang ko rin na. Eh, Pastor Rike, so, salamat po ito sa inyong mga pagsubaybay. Sa pagdalay ko ng Diyos, ulit ako saan. Salamat kayo sa inyong hang panahon. Yan, this is all.